Good evening po sa lahat ng DDS. Kanina nagpatawag nito, nagpa privilege speech itong magaling at mahusay na bugos na senadora na si Risa Hontiveros. Privilege speech niya. At kanina rin, wala pang 30 minutes, tinatawagan mo si Secretary Aguirre dahil po siya ngayon ay nasa isang meeting kasama ang Pangulong Duterte po. Tinawagan ko po siya, pero but this time, nangako siya sa akin na bukas, sabi niya, tawagan ko daw po siya at ibibigay niya yung side niya about dito sa walang kwentang privilege speech ni Senadora Risa Hontiveros. Pakinggan niyo po yung naging usapan namin ni Secretary Aguirre. Ngayon lang po yan. Paparinig ko po sa inyo ang naging detalye ng usapan namin. Sir, ha, tawag ako sa inyo bukas, sir, ha, para doon sa reaction niyo sa sinabi niya. Tapos, ilalabas ko po yung paliwanag yung tungkol sa mga sinabi niya. Tapos, kami ng bahala. Doon sa paliwanag ko, may counter-sensitive. Yes, sir. Kami ng bahala kung paano siya paparahin sa social media. Thank you, sir. Kaya iparinig ko rin po sa inyo yung naging unang usapan namin. Hi, good evening ninyo. Tumawag ka. Opo. Magla-live pa lang sana ako sa social media. Kasi kanina, na-monitor namin yung mga pinagsasabi na naman ng tarantada. Alam niyo na kung sino yun. Ayang gusto. Oh, yeah. Ang gusto na mangyari, kapalit ng ulo nyo, ay tanggalin kayo. Kung pupunta kayo ng David. Yung sabi niya, may tarantado to ah. Tapos dahil nga ang bumasok sa utak ko, siguro kaya gusto kayong... Okay, putulin na natin yung naging usapan namin ni Secretary Aguirre. Bukas, ipaparinig ko sa inyo, kompleto na sasabihin ni Secretary Aguirre. Ito, ang sinabi ni Risa Hontiveros sa kanyang press release. Press release September 11, 2017, Hontiveros call of Aguirre to resign, accuses him of the plotting a case against her. Yun ang title ng privilege speech ni walang kwenta, bugos na senador at bayan senator Risa Hontiveros on Monday. Calling for the resignation of Department of Justice, DOJ Secretary Vitelliano Aguirre, lawmaker accused the leader of the plotting the case against her. Mahaba po ang sinabi niya dito sa privilege speech niya. Hindi ko nababasahin dahil nakalagay naman po dito sa live video ko po yung buong detalye ng kanyang privilege speech. Ito po ang aking masasabi sa iyo, Risa Hontiveros. Gusto mong mag-resign si Secretary Vitelliano Aguirre? Teka, sa akin walang problema mag-resign yung mama kung hindi niya nagagampanan ang kanyang tungkulin bilang kalihim ng kagawaran ng katarungan. Okay po yun, mag-resign po siya kung talagang hindi niya nagagampanan. Pero yung mama na sinasabi ninyo na nakakalbo, na gumagamit ng wig, kaya siguro po nakakalbo si Secretary Aguirre dahil subsob sa trabaho, subsob sa kanyang pagtupad sa tungkulin. Pero ikaw, Risa Hontiveros,
Nasagot mo ba sa madlang people, sa madlang Pilipino, kung saan mo dinala ang pera ng PhilHealth? Nasagot mo ba ng diretsahan yan? Nasagot mo rin ba kung bakit napasama ang pangalan mo sa Janet na police listahan, sa mga bugos na foundation? Nasagot mo ba kung saan mo dinala ang pork barrel ninyo sa Akbayan Party List nung ikaw ay congresswoman lamang? Nasagot mo ba ng diretsahan yan? Dahil ang pera ng doon sa pork barrel ay pera din namin mamamayang Pilipino. Naninakaw ninyo, nanilustay ninyo sa walang kagatoy-gatoy na bagay. Yan ba ay nasagot mo kung saan mo dinala ang pera? Ha, Risa Honteveros, pusasabihin mo na ikaw ay inaakusahan na nag-ano, etc. kung anong inaccusation sa'yo. Alam mo, Risa, ang problema sa'yo, pag hindi nyo kayang diktahan ang isang sekretary na appointed sa ng Malacanang, ay pilit ninyong dinadown. Pilit ninyong pinapalayas bilang sekretary dahil walang pakinabang sa inyo. Ang gusto nyo kasi sa Department of Justice, ang maging kalihim ng kagawaran ng katarungan ay yung maging sunod-sunuran sa inyo sa Liberal Party. Yan ang gusto ninyo. Diba? Diyan kayo magaling, Risa Honteveros. Yung diktahan ang maging presidente, yung maging sekretary ng kung anong ahensya ng gobyerno, para kayo ay may mga nakukuhang pabor. Dahil itong sinasabi niyong gumagamit ng piloka na sinasabi ninyong ginagawa niyong katatawanan, eh hindi niyo kayang diktahan. Dahil yung mama ay nagtatrabaho ng maayos. Ginagampanan niya ang trabaho tapos gusto ninyo mag-resign si Aguirre? Sinong ipapalit ninyo? Yung aso ninyo sa Liberal? Aba teka, ang tamang pagre-resign ni Aguirre, dalawang opsyon po yan. Ha? Kung nais ng Pangulo siyang umalis bilang kalihim ng DOJ, nasa Pangulong desisyon. Number two, kung gusto ni Secretary Aguirre mag-resign, magre-resign yung mama. Pero, sa akin palagay at sa akin personal opinion, itong matandang si Secretary Aguirre ay masyadong tinutupad niya ang kanyang tungkulin. Kita mo nga, kung matakaw si Aguirre sa publicity, kung matakaw at galit na galit sa iyo yan, yung mama, edi nagbigay na siya ng mensahe niya. Ang sabi niya nga ninyo, bukas na lang kasi may meeting kami ngayon. Oh, di ibig sabihin, inuuna niya ang trabaho bago pakikipag-usap. Ikaw ba rin isang Honteveros? Lilinawin kito sa'yo. Inamin mo na ba na ikaw ay mandarambong? Yung pera ng PhilHealth, pera ng mga OFW, pera ng pangkaraniwang tao, ay nasagot mo? Tapos sasabihin mo kanina sa privileges mismo, lutong Macau. Ano ba yung lutong Macau? Ito yung sinabi mo kanina. Siya po, Aguirre, ay nakikipagkutsabahan sa isang grupo para magsampa ng kaso-kaso na sa opisina din niya ang magpapasya. Kung may probable cause o wala, there's no work of the king or lutong Macau, Honteveros. And then, alam mo, ano, hindi naman bobo si Secretary Aguirre. Hindi naman bobo yung mga taong magpapail ng kaso kung yung kasong ipapail nila sa'yo ay merong basihan. At yung pag yung kasong niya, napupunta sa judge yan. Kung saan Supreme Court o saan napupuntang tanggapan yan. Hindi bobo nga hawak. Kung talagang malinis ang intensyo, kung malinis talagang pagkatao mo, at wala kang ginagawang kagagahan, kagaguhan sa gobyerno, eh bakit natatakot ka sa kasong kapail sa'yo? Bakit natatakot ka? Ha? Dahil ba hindi nyo kayang diktahan si Manong Vitellano?
Ako ho ay simpleng tao lamang. Pero pag ako tumawag kay Secretary Aguirre, ang daling tawagan. Tawagan ko yung ibang cabinet secretary, ang daling matawagan, ang daling makausap. Matawagan ko yung ibang general, pag may problema sa isang area na hindi umakyat ng isang PD, irerekta ko sa kamkrami, sumasagot. Pero nung during time ni Aquino, ang dami ko rin contact ng mga official sa gobyerno, pero never nagre-react, never sumasagot sa tawag. Pero dito sa administrasyon ni Pangulong Duterte, tatlong ring, apat na ring, sumasagot kaagad sa mga tawag. Eh nung panahon ninyo dyan sa liberal, kay nila Abnoy, ito si Abnoy may numbers sa akin personal, di ba? Tinawagan ko siya sa kanyang personal number. Madalas dati ako nagkitext sa kanya, no? Siya pa nakaupo sa Malacanang. Oh. Pero, he never sumagot about sa mga nilalapit kong kaso na mayroon naman katibayan na kung hawak noon. Pero, dito sa administrasyon na to, may number ako ng ibang mga opisyal pero nakakasagot. Ang daling. Kahit na nakapwesto na, ang daling lapitan. Para doon sa mga inaano kong kasong iba ng tao. Tapos gusto ninyo tanggalin si Aguirre sa DOJ. Bakit? Risa Monteveros? Dahil alam mo na isang mandarambong na kapgagaya mo na si Janet Napoles ay ahawakan ng DOJ ngayon at magtitistigo laban sa inyo at papangalanan kayo. Ayaw ninyo na si Aguirre ang ahawakan ng DOJ dahil alam ninyo na wala kayong makukuhang pakiusap sa DOJ. Bakit? Walang utang na loob sa inyo si Aguirre. Kung talagang malinis ang pagkatao mo bilang public servant, Risa Monteveros, ikaw ang nakakaalam niya sa sarili mo. Pailan mo ng kaso si Aguirre? Kung sa tingin mo ay ginagawa niya ay puro paninira sa iyo. Hindi mo na kita. Ikaw may immunity. Dahil senadora ka eh. May immunity ka. Si Aguirre walang immunity. DOJ secretary lang siya. Wala pong immunity si Aguirre. Kung sa tingin mo bilang senadora ka at ginaganyan ka ni Aguirre at may ebidensya ka, pailan mo ng kaso, mas makapangyarihan ka, Risa, dahil ikaw ay senador. Kung totoong senadora ka, eh baka naman bugos din ang pagkasenadora mo, produkto ka ng tikos machine, kagaya ni Laulaw Suso Lenny Robredo. Hindi ba? Kayo ay takot na takot sa kasalukuyang administrasyon. Dahil yung dati niyong ginagawang kawalang iya, ang kabaluktutan, eh, hindi nyo na magawa sa kasalukuyang administrasyon. Tapos gusto nyo ngayon, tapos ang magtataka ako, ang nag-implominate sa'yo kanina sa Sene, eh, si Franklin Drilon. Eh, sino ba si Drilon? Isa sa mga kasama sa Janet Napoles case. Tapos magugulat pa ako, pangilan si Sena, si Drilon, number one sa Senado itong election, eh nakasama ang pangalan mo sa mga magnanakaw. Nakasama ka sa dyan, sa scam ng PIDAP. Tapos naging number one senador ka. Mas malaki pang nakuha mong boto kaysa kay Pangulong Duterte. Putang ina mong Duterte. Naku, Drilon ka. Hayop kang Drilon ka. Kaya halatang halata na kayo ay mga nandaya nung eleksyon, kayo-kayo dyan sa liberal. Atat na atat kayo at tinangahawakan ninyo yung sinabi ni Pangulong Duterte na pag nasangkot, pag nadawit ang anak niya sa kalokohan, ay inyong, ay siya ay magre-resign. Yan ang gusto ninyong mangyari. Risa Monteveros, di ba? Ya, aminin nyo. Atat kayo na makabalik sa pwesto ng kasalukuyan ngayon dahil ang lahat ng kagaguhan nyo, kaipala ninyo, hindi nyo magawa. Dahil sa administrasyon na to, may bayan, hindi na didiktahan ng partido. Eh sa inyo, kayo-kayo nagtatakipan sa liberan, nagtatakipan kayong mga buwakan ng ina ninyo, na akala nyo kung sino kayong mga ulupong na santo na malilinis, mga bullshit kayo.
tapos sasabihin nyo, pinagkakaisahan kayo ng DOJ? Alam nyo, lumang tugtugi na yan. Lumpanang panikupong-kupong yung ganyan style nyo. Pwede ba baguhin yung attitude ng utak ninyo? Baguhin nyo ho yan, kayo mga nasa liberal. Gumaganda na ang takbo ng Pilipinas. Sinisira nyo sa publiko. Sinisira nyo sa international. Lalo na pa itong atap ninyong Vice President Bugos na gustong maging pangulo ngayon. Anak ng putang ina. Isang leader tinuringan. Tapos gagawa-gawa ng video. At ang sasabihin sa video, puro mapanira laban sa bayan natin. Putang inang Vice Presidente kayo. Puro kayong mga persipikado, putang ina ninyo. Tapos, gusto nyo mag-resign yung mama? Bakit? Dahil hindi nyo kayong diktahan, mga bullshit kayo, mga putang ina ninyo. Iyan ang aminin ninyo. Hindi nyo madiktahan si Aguirre, hindi nyo madiktahan si Pangulong Duterte. Kaya ngayon, nagkakandarapa na kayo kung papaano nyo mapapatalayas ang mga tao. Taong malalapit kay Pangulong Duterte na gumutupad sa kanilang mga tungkulin. Yan lang naman ang ano ninyo eh. Yung madiktahan ninyo ang administrasyon, madiktahan nyo ang kung sinong nasa Malacanang. Yan ang gusto ninyo eh, di ba? Diyan kayo magagaling. Kasi, nung mulang umupo si Pangulong Duterte, aminin nyo o hindi, hindi nyo matanggap na ang naupo sa Malacanang ay isang Bisaya, ay isang galing pa sa Mindanao. Sa history ng bayan ng Pilipinas, wala pang naging presidente ng Pilipinas na from Mindanao. Ako ay hindi taga Mindanao, hindi ako tubong Mindanao. Ano po uso niyan, sa totoo lang, nakapunta lang ako ng Davao nung naging presidente pa si Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung anong itsura ng Davao. Hindi ko alam ano bang meron sa Davao. Putang ina, nung pumunta ako doon, ang laki ng paghanga ko sa bayan ng Davao dahil sa ginawa ni Pangulong Duterte. Pero nung ako nakapunta ng Tarlac City, nakita ko ang itsura kung taga saan ang inyong presidente sa Liberal Party. Anak ng putang ina, nung panahon niya ni Pinoy, meron niyang isang mayor ng Tarlac City, si Haro Mendoza. Haro Mendoza ba ito? Na naging TESDA director din. Putang ina yung mayor doon, no? Na ginawang TESDA director, ano? Board of director ata o Yosek. Isang nagpapatakbo ng pasugalan sa Tarlac City. Nakasama sa listahan ni Archbishop Oscar Cruz Niño. Putang ina nyo. Tapos ngayon gusto nyo, mag-resign si Aguirre, mga bayag nyo, magkamot kayo ng mga bumbunan nyo, hindi magre-resign ng mama. Hanggat nandiyan si Pangulong Duterte, nandiyan ang suporta namin kay Aguirre. Kung sino ang inappoint ng Pangulo sa gobyerno, basta't yung mga taong tumutupad sa tungkulin na nasa tama, sinusuportahan namin. Pero kung sasabihin mo Risa Ontiveros, mag-resign si Emily Padilla, ay mas okay pang yan ang sabihin mo. Dahil walang kwentang undersecretary ng DILG yung babae na yun. Parang hindi nalala yung kampun mo din yan. Alam nyo, tigilan nyo na yan, mga kangangawa-ngawa ninyo sa liberal. Kung ano-ano na lang ang inaanamin. Tapos kanina nagdrama na naman si putang inang Antonina na to, si Antonia, Sonia Trillanes na pinirmahan ng Weber na papa-open niya daw ang bank account niya. Putres ka. Paano papipirmahan? Inayos mo na, gago. Huwag ganoon. Naku, tigilan niyo. Mga ikay niyo, kaiklabuhan niyo. Kala niyo kung sino kayong malilinis niya sa liberal. Mga hinayupak naman kayo. Mga pindeho kayo. Ang ina niyo. Ang dami niyo ng pinaglulukong tao sa Pilipinas. Pati ba naman ngayon, 2017, lulukuhin nyo na naman ng mga Pilipino? Papasakayin nyo na naman sa kaututan nyo, sa iklabuhan ninyo? Putang ina,
Hindi na tayo panahon ni Kupong-Kupong, hoy! Iba na po ang dekada ngayon, mga gago! Iba na po ang panahon ngayon, ha? Hindi na panahon to ni Kupong-Kupong. Kaya kayo dyan sa Liberal Party, manahimik kayo. Kung ayaw nyong sumunod sa palakad ni Pangulong Duterte, bukas 24 oras ang International Ninoy Airport ninyo. Lumipad kayo kung saan nyo gusto bumuntang planeta. Pumunta kayo kung saan nyo gustong bansa. Mga leche kayo. Pumunta kayo ngayon doon kung saan nyo gustong diktahan ang maging presidente. Lumayas kayo rito sa Pilipinas. Isama nyo na yan si Trillanes. Isama nyo na si Baboy Drilon. Pati itong puki ng inang lawlaw ang susong si Lenny Robredo na gusto rin magpakantot kay Bullet Banan. Lumayas kayo rito sa Pilipinas dahil kayo hindi kayo kailangan dito, mga tarantado, mga buwaka ng ina ninyo. Sakit lang kayo sa ulo ng Pilipino. Mga bullshit kayo. Dahil wala na kayong mananakaw. Dahil ang pondo ng binibigyan namin sa taxpayer namin napupunta sa tamang serbisyo. At yung serbisyong binibigyan ng administrasyon ngayon, hindi kaipanan. Hindi nakalagay doon ang pangalan Project by Rodrigo Roa Duterte. Walang ganyan. Inong panahon ninyo, Project by Risa Hontiveros, Edsel Lagman, Project by, nako, mga putang ina ninyo. Walang ganyan sa administrasyon, bawal yan. Yung ambulansa, dinonate nyo. Lalagay yung pangalan, donated by Franklin Drilon. Walang ganyan dito ngayon. Budget yun ng mamamayan, mga buwakan ng ina ninyo. Kung ayaw nyo masita ng mga tao, umayos kayo. Hindi ba kayo nahihiya sa mga pinaggagawa nyong kabalbalan? Mga putang ina ninyo. Sa bagay, dyan sa Liberal Party, sadyang makakapala mga mukha ninyo. Pinapalamo ninyong mga anak ninyo na galing sa nakaw, galing sa pera ng mamamayan, ng akala ng mga anak nyo, matitino kayong mga magulang, pinag-aaral nyo sa mga edukadong eskwelahan, mga state university kung saan impyernong lupalo, pero paglaki, magiging politikong mandarambong din, mga putang ina ninyo. Hindi pa kayo nahihiya niyan? Public official kayo, pinagmumura kayo ng simpleng mamamayang Pilipino, kinakahiya kayo. Nung panahon ninyo, kinakahiya ang pagiging Pilipino. Pero nung nagkaroon ng presidente na may bayan, may malasakit sa bayan, kinararangal namin ang maging Pilipino. Mga leche kayo. Tapos ngayon, gusto ninyo mawala ang nais na pagbabago ni Pangulong Duterte dahil kayo ay hindi kayo makaporma ngayon. Mga putang ina ninyo. Tapos nung isang araw, nag-post, nagkamali lang ako ng post doon sa isang group na may nag-add sa akin dito sa isang Lenny Robredo account pala yun. Putang ina, na-join pa ako doon. Binuli-bully ako roon. Ngayon magko-comment ako, hindi ako makapag-comment. Binablock ako doon. Mga putang ina na mga yan. Tapos nung isang araw, nag-live video na naman ako about doon yung nakasandong white sandong ako. Putang ina, naglabasan yung mga troll ng Liberal Party. Bayaran daw ako, mga putang ina ninyo. Gawain nyo kasing binayaran kayo, ngayon ibibintang nyo sa amin sa mga Duterte Group na kami binabayaran, mga tangina nyo. Magbilang anghel, sana kayo matutuwa pa ako sa inyo na magkaroon ako ng allowance. Putang ina, kahit nga isang 5 walang binigay sa akin na allowance. Sabihin nyo, binayaran ako, tangina nyo, panlalaki ko nga. Galing pa sa bulsa ko, visit kayo, mga gunggung kayo, tangina ninyo. Kasi kayo, dyan sa Liberal, nasanay kasi kayo, lalo na yung mga old man na matatanda, mga DOM na malapit ng mamatay. Kukuha ng mga GRO, kukuha ng kung ano-anong babae, kakantutin ninyo, ang ibabayad ninyo, pera namin, pera ni Juan de la Cruz. Diyan kayo nasanay, di ba? Yung pera ni Juan de la Cruz, pinababayad nyo sa inyong mga kaligayahan. Ngayon, hindi nyo na magawa-gawa dahil nga iba na ang panahon ngayon. May cellphone ka lang, pwede ka nang kunan ng video. Ano mga pinagagawa ninyo? Tapos anong isang araw, matawa naman ako, committee hearing ng Senado about sa ilang billion bang drugs na nakalabas sa custom.
ang naging topic, ang naging pagtatanong-tanong ng putang inang baklang Trillanes about sa tato at maghubad daw si Paolo Duterte. Baka gusto mong paghubarin kung di ka maggago. Ay nako, kaya nga yung ginawa naman noong nakaraan ni Franklin, ni Dick Gordon na pagpapay ng ano, sa ethics committee kay Trillanes, hindi ako believe doon eh. Hindi ako believe doon. Hulang yun. Dapat magkaisa kayong mga senador. Yung isang bagsakan kayong complaint laban sa pangaputang ina ng mga kasamahan yung walang hiya dyan. Hindi yung paisa-isa para nakikiramdam kayo kung kakagatin ba ng taong bayan. Para bang kanya-kanya kayong pasikat niya sa Senado. Sasabihin niyo, Duterte, Duterte supporter kayo. Mga hayop kayo. Gawin niyo ganito, Manny Pacquiao, Dick Gordon, Coco Pimentel, Mig Subiri, magkaisa kayo. Pailan nyo ng kaso yung mga magugulo dyan, senador. Yung mga palasubas, hindi yung paisa-isa lang ganito. Parang spell ninyo, gagawin ninyo. Sige, ako muna magpapail labang kay Trillanes para makiramdam tayo kung anong reaksyon ng sambayan ng Pilipino.